Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So as of now, okay guys, sa mga kabayan natin dyan, since na madaming nagtatanong ng cross country, mga kabayan natin dyan na gustong pumunta dito sa United Arab Emirates pero walang kamag-anak, yun yung point. So dito sa vlog na ito, tatalakayin natin. Tatalakayin talaga. Hindi po ako expert pero meron po akong kunting-kunting knowledge about sa visa sa mga cross country since na yun yung trabaho ko, guys. So itong vlog na ito nga, nabanggit ko sa inyo cross country para ito sa mga kabayan natin na gustong pumunta sa UAE nung walang relatives. Walang immediate family, walang second degree, gano'n, no? Yun na yun, ha? So, paano nga ba mag-cross country? So, sa mga clients ko, yun yung mga advice ko, ibibigay ko rin sa inyo. So, first thing first, okay? Kung willing kang pumunta sa UAE, wala kang kamag-anak, walang kahit ano, syempre, pag nasa Pilipinas ka, tsaka magda-direct flight ka dito, malamang sa malamang, 100%, 80% sabihin mo na ma-offload ka. Oo. By experience naman yan, ha guys. Pero syempre, meron din yung mga maswerte na naka-travel dito kasi nga frequent travelers sila. Oo. So, okay na yan. Easy na sa kanila. Pero pag hindi naman, first time mo o kaya second time mo, pupunta ka ng UAE. So, ganito ang gagawin natin. Wala kang kamag-anak, okay? Nasa Pilipinas ka. Ang first step natin dyan, maghahanap pa yun ng travel agency. Dyan po mismo sa Pinas, oo, dyan po mismo sa Pinas. At ang gagawin natin ay ganito. Magbubuk po tayo ng two nights and 3 days po sa karatig bansa. For example, po pupunta po kayo ng Hong Kong or Singapore, mga ganyan. Yun po yung kadalasan na pinupuntahan ng mga clients. So, pag nakabook ka na papunta doon, which means okay na yan, di ba? Sige, gora mo yan. Nandun na tayo sa magastos siya, guys. Mga kabayan, magastos siya. Oo, magastos. Pero, what to do kung gusto mo? Maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yun na yon. So, ayun, nakahanap ka na ng travel agency sa Pinas. Magto 2 nights and 3 days vacation grande ka doon. Di ba? So, ang mangyayari dito, once na nakalagpas ka na sa Philippine immigration natin, oo, pag nakalagpas ka na doon, babalitaan mo yung agent mo na, Madam, Sir, nakalagpas na po ako sa Philippine immigration, papunta na po ako doon sa Singapore or Hong Kong. Ayun, so okay na yon. Kailangan pong i-update ninyo yung mga agent ninyo para alam din po namin sa side namin kung i-process na po namin ang visa ninyo. So, ang tanong dyan, paano yung payment? Yun yung tanong. So, meron yung kadalasan na hindi pa sila nakakapag-cross country pero nababayad na sila ng pang-visa ng Dubai or oras na nandun na sila sa Hong Kong or Singapore, saka doon magpapaprocess ng visa. Oo, doon magpe-payment. So, risky siya o risky kung sa risky, magastos kung sa magastos, pero worth it naman kung talagang gusto mo punta dito sa UAE, di ba? So, yun na yung ano natin, cross country natin, maghahanap ka ng travel agency dyan sa Pinas, okay, magbubook ka ng 2 nights and 3 days, bakasyon grande, once na nakalagpas ka sa Philippine immigration, doon na ipaprocess ang visa mo, kasi madidetect yan ng immigration na pupunta ka ng UAE pag mayroon ka ng UAE visa. So, ganun ang mangyayari sa cross country. Cross country, Pilipinas, Hong Kong to UAE. Yun po yun. Kasi, pasensya na ha? Kasi marami pong nagtatanong na kaibigan ko din po, paano pumunta dito sa UAE. Kung paano yung gagawin, paano yung ganito, ganyan. So guys, ito po yung sa cross country po mismo. At syempre, yung sa documents dun sa vlog ko na nauna about sa visa, ang documents required po natin dito ay ang passport copy at saka ang photo mo. Oo, since na cross country ka. So sana meron kayong nalaman about sa cross country na yan. Kasi nga, mahirap mag-cross country, magastos, pero yun talaga yung way natin na makapunta dito sa UAE. Kasi pag nag-direct flight ka, Pinas to UAE, at saka wala kang kamag-anak, 80% ma-offload ka oras na hindi ka marunong sumagot sa Philippine Immigration Officer or pag
kulang ka ng documents, hahanapan ka nila. So, kung gusto mo maging safe, mag cross country ka kasi wala kang relatives. Yun lamang po. So, kung may katanungan kayo, any questions, clarifications, or questions, clarifications, or whatsoever about visa services, just comment right now, okay? About the visa, so that at least I can answer you, guys. So, kung willing kayo, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, ayun na nga, cross country. So, next na itatakal natin dyan ay ang visa validity, guys. So, watch out for more vlogs, guys. And I hope may natutunan po kayo. Maraming salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!